Decider game, no? Decider game. Decider game, bakbakan ng Gaming Gladiator versus Falcons All the Way. Falcons All the Way. Isa ka dito? Falcons, syempre. Hmm. Falcons All the Way ako dyan. Falcons All the Way. Makikita ba natin dito updated bracket, direct? Yung ano natin, standing natin? Meron ba tayong ganun? Kasi parang malapit na eh. Malapit na ang pagtatapos, guys. Teka lang nga. Everyday gadget muna tayo dyan. Ano? ID pa updated? Bilis niya na. Ayan. Eh, alam mo na yung ating series ngayong araw dahil patapos na tayo eh. Recap lang po, guys, sa mga naganap ngayong araw. Ito, meron tayo dito yung ating unang series, upset. Upset 'yan, sobra. The upset, no? Liquid na 0-2 ng Shopify Rebellion. And then second series naman natin, Team Spirit and Nouns, 2-0 po 'yan, Team Spirit. And then yung third series, kinas ni Jules Extreme, lakas. Lakas, sobra. Wala kaya. Hindi, yung game to, choke lang ano yung Aurora. Ah, choke lang. Choke lang game to. Kaya naman nila. Bog naman nila yung Spectre. Choke, naman choke. Pala eh. Choke lang pala eh. Sayang naman, no? Sayang, kaya nila sobra yung Extreme. And then, eto na nga yung ating huling series. Gaming Gladiator and Falcons. So, before ang lahat, syempre, tayo na ay mag-proceed sa ating bet, direct. Isang mabilisan lang. Talo panalo yung bet na yung bet ko. Ayun na sinasabi ko sa iyo, patalo ka naman, Jules. Hindi, yeah. Up pa nga yan, ako nagpa-up niyan. Ano nangyari diyan? Kala ko 36 na yan. Si Laki Mo talo kanina, puro talo si Laki Mo. Bet history niyan. Ayun, tayo mo puro green nga ako. Puro talo na naman kayo sa bet, ha. Kasi oh, tama ba? Didi. Si Kim Wall. Si Kim Wall Bromeo, yung under 40 nila. Ayun o, tayo mo. Puro na naman talo kayo sa bet. Send mo nga yan sa ano. Ayun o. Send mo nga yan dyan sa may GC natin. Puro under sila kanina. Tayo mo, under, map 2, under, map 2. Ayun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Puro kayo, hindi kayo marunong tumingin ang panalunin. Direct paayos din ako nung chat natin sa Facebook. Hindi rin nagalaw. Yan. So, before lahat, ano to? Gaming Gladiator Falcons. Over, under. Ge! Over 39, pwede. Tingin ko. Over 39. Hindi naman si Malarin yan eh. Hindi nila... Jay, yeah, over 39. Shoot yan sa over 39. Oh, sabi ni Jules eh. 5-5 lang, 5-5 lang. Pampakilig lang, pampakilig lang. Pampakilig lang ngayon. 5-5. 5-5 lang, over 39. 2-5 gala sasabihin ko eh. Wala eh. Ayaw nyo kasi, di ba? Ayaw nyo kasing mag-ayos-ayos. Sige. Para sa... Isa pa. Tara pa natin, isa pa, isa pa. Gaming Gladiator match winner. Gaming Gladiator, regular time. Match winner, Gaming Gladiator. Game mo na lang. Hindi, igan muna. Taya mo ng 5K yan. Ayaw nyo ayusin yung bet nyo, di ba? Napatalo nyo eh. Okay, ito, babawi ko na. Igaganti ko na. Igaganti mo na yan? Lulong na eh. Anong oras na rin kasi, di ba? Alas 10 na eh. Last series na agad tayo, alas 10 pa lang. Bilis ah. Ayos ah. Ay, meron pa. Game 1 pa. Hindi pa tapos. Game 1 pa. Game 1 pa! May drop na ba? Oh, sige, pakita mo muna yung drop natin. Game 1, tataya mo rin. 2K yan, ha? Ah, 3K. 3K. Game 1. Okay. Wow! GG tayo dyan! Pero ito nakukuha na yung... Teka lang! DK, ano? Hindi, okay lang. Wala si Marine. DK Sniper! Wala si Marine. Okay lang. Okay lang ba yan? Okay lang yan. Oh, sige, sige. Okay lang yan. 2K! Di pa nanahalo yung Sniper yata, eh. Parang nabunong Sniper, ha? 2K lang, 2K. Guys, anong oras na rin kasi? Alas 10 na, di ba? Happy Mother's Day nga pala sa lahat ng ina dyan. Batiin nyo rin po, guys, yung ibang mga babaeng nagpapadede rin po sa inyo. Yan. Hindi lang po ang inyong mga ina, ha? May mga... may mga iba rin po tayo mga... ano dyan? Batiin nyo rin po ng Happy Mother's Day. Yun. Hindi ba scary to? DK Chadres, bilis ang push na, ha? Mabilis yan? Mabilis yan. Ubus story natin yan. Hindi, matagal. Ano tayo, di ba? Over. Oo, over. Hindi talaga ako mag-over tayo dun eh. Mag-under talaga ako eh. Hindi, mag-over yan. Yung mga first tower lang, ubus agad. Oh, sige, ikaw na nagsabi niyan, ha? Oo, over. Over daw daw yan. Over daw daw si ano. Over sige. Yan, over 30. Siya na lang, sisihin natin pag nagkataon. 5-5 din yun, di ba? Over yan. Sure na yun, over na yun. Guys, akala kasi nila, di ba? Biruan lang, pinapatalo nila. Ito, isang bagsakan, mga 5K din. Hindi ko manalo, de hero ko. Pag natalo, edi ganun talaga eh. Pinapatalo nyo rin naman, di nyo naman di naayos eh, di ba? Kala nyo yata play money eh.
Eh. Lambot oh, Crystal pita. Maiden nilabas Crystal dito. Maiden? Para sa Enchantress 'yan. Syempre, yung alaga Frostbite. Mm. Automatic mamamatay, no? Pati niyan, kapon kasi yung GG na kas namin, puro Bane eh, puro sila Bane. Mm-hmm. Puro Bane si Celery, pero this time si EM. Okay, makes sense kasi sabi mga yun sa alaga eh. Ano oh, kasi. Diba? O, kape ka muna, Jules! Kape ka muna! Ba't kape? Wala, wala ka na energy! Nakawala ka na energy! Ang oh, kape, may kape ba? Ay, kapein niya si Jules! Kapein niya si Jules dyan, oh. May gilid. Gay, mag-break ka muna saglit! Ako na bahala dito. Oh, sige, hindi. Kape lang talaga! O, oh, magkape ka nga muna. Kape, tinapay ka muna. Ako na bahala muna rito. Gay! Over na ba to? Over daw, sabi ni, ano, guys. Sabi ni Jules, over daw. Guys, bibigyan ko yun ng, eto kasi, ayoko kasi bida-bida, di ba? Bibigyan ko yun ng statistic ng sniper. Ang sniper po, guys, eh meron siyang siyam na beses na pinik po, no? At meron siyang win rate na sa sniper. 5-4. So, ibig sabihin, 55% win rate itong sniper. Above 50% naman, pero nasa kalagitnaan. 5-4. 5 yung panalo, 4 na beses na natalo. Ito na ba'y pangitain? Magiging 5-5 ba to? Aray, talo tayo doon pag ganun. Wag naman sana, di ba? Wag naman sana! Kape muna si Salome Salvi. Yun. Kape muna si, ano, Jules. DK, wala pang talo. DK, wala pang talo. Titignan ko yan, ha. May talo naman, boss. Fake news ka naman. DK po ngayon ay meron po siyang 11 na beses na pinik. Sa 11 pick po ay 5-6 siya. So, lamang yung talo sa may DK. 45% win rate. O, diba? Binibigyan ko kayo ng stats. Tatanga din kasi talaga ng ibang caster dito eh. Walang stats-stats eh, no? Yan, ano pa? Ano pa mga stats-stats nyo yan? Gusto nyo? Ang mataas dito win rate, si Pac, 80%, 5 beses pinik, 4-1. Templar, 5-1. Timberso, 6-1. Primal Beast, 7-2. Ganun. Ano daw, wager daw, wager, direct. Oh, kapitin kayo dyan, inaantok yata kayo dyan eh. So ito, nilabas na guys, Clockwork and Weaver sa side ng Gaming Gladiator. Sa may Falcons naman, nilabas na yung Earth Spirit ni Crit. And also, Patay, Razor. Nako, di ba delikado to? Razor DK ang Falcons? Na naniniwala ako ngayon. Gaming Gladiator Day, guys. Gaming Gladiator Tournament, to. Ano win rate ni boss? Alo, wala. Under 50% tayo, boss. Pero ngayong araw yata, open pa yung ano natin. Check nyo nga yung parlay natin ng ano, nung Dota 2. May parlay tayo ng Dota 2 dyan, eh. Kanina, eh. Alam ko, nag-parlay kami. Medyo nasa tama pa yata yun, eh. Naka-skip tayo ng first series dun, eh. Walang mouse, saka ano, yung Shopify. Ay, hindi, nag-liquid yata tayo dun. Check nyo, ha. Mayroon tayo dyan, parlay. Face-to-face na po ba to? Face-to-face? Buhay pa, di ba, ano? Puro panalo, ano? Tatlo na yung green. Di naman iba, ano yung ano, iba? Azure G2 IG nintay, saka? GG Falcons. Ah, di ba? Na-skip nga yung dalawang una. Buhay yan. Sigurado yan. Panalo GG dapat talaga dito. Batik naman yun eh. Mananalo naman GG dito, guys. Wala kakaba-kaba to, guys. All in nyo na. Pati asawa nyo muna ngayon. Mother's Day naman eh. All in nyo na muna, ha? Under 50, Bosalo. Wala namang ganun yata, boss. Under yata talaga yun pag ganung kataas. So, ito yung mga last ban. So, nag-ban sila dito ng Faces Void. Maganda against Weaver. Isang Rono lang din yata yung sniper dyan. Sana makapag-Broodmother. Broodmother mo, Ace. Binan yung Magnus. Binan yung Centaur. May Broodmother. Ang ban mo na lang. Hindi, Bristle ba kaya tayo? Ay, pangit. May Razor. Boss, ano nangyari sa G2 IG? Grabe, tumalong. Talo ba G2 IG?
Patay tayo dyan pag ano. Recent. Oh, no, na, talo nga, no. Ala, Azur Ray pa nanalo game 1? Oo, nanalo nga game 1. Alangani na pala tayo dun. Oo, oh, mamayari yung parlay natin si Gito. Hindi, hindi. Ano yan? Na late game yan, na late game. Ala, natalo. Ay, kasi kiniri pala yung Razor eh. Kung ginawang offline yung Razor, pwede yun, panalo yun. Kiniri eh. Ay, Brewmaster! Ang pinili rito, Gaming Gladiator. Masaya Gaming Gladiator ngayon, guys. Masaya ang Gaming Gladiator ngayon. Dikit lang. Ito na, guys. Dinan natin last ban. Last pick ng Falcons. Scary. Kerry ni Skeeter, ano kaya ang kanilang pipiliin? Gyro, Luna, Medusa. Medusa yata to? Isben! Isben ang kanilang pinili, maganda against Brulings. Diba? Kaya mo i-clear yung mga panda-panda dito. Kung nag-aganims, lumilipad. Pwede kang makadikit dito kay Sniper. Close ng gap. Derecho. Mataas naman ang armor dito nitong si Sven. So, kaya-kaya niya at least itong si Weaver. Ayan. Guys, no. Welcome again sa ating last series dito sa ating Stream A. Gaming Gladiator and Falcons nga po. Guys, yung Extreme Gaming. Naka-ano na po siya rito. Jules, saan ka rito? Falcons daw si Jules. Sige, Gaming Gladiator ako. Yan. Falcons daw si Jules. Falcons all the way nga. Falcons all the way pala si Jules eh. O, kape. Inom. Igup lang tayo ng kape. Yan. At kasi sa madaling araw, nag-exercise ka. Kape ba nag-exercise? Oo. Iba yun ah. Paano yun eh? Legit yan. Isben yan. D-fake. Oo nga eh. Malakas eh. Ano tayo sa duration, boss? Alulong. Nagkano kami? Over 39 tayo. Over 39 po kami, guys. Naka-over 39 po kami. And sa Basin Drop, parang tatagal naman talaga. Yan. And again, sa mga tropa natin dyan, na bagong account sa 1xbet, mag-register na kayo using our promo code, Kuya Nick, na malalaking letters po, no? Up to 12,000 pesos, yung ang welcome bonus dyan. So, pag may mga katanungan kayo, PM lang po kayo sa my Kuya Nick page. Boss, alo, anong game winner mo sa BP at Heroic? BP ako. Kaso, doon sa Nostra, napa-heroic ako dun eh. Pero BP yan. BP ako dun, BP. Tayaan nyo na, guys. Kasi ang daming upset na naman ngayon, no? Grabe yung mga upset kasi ngayon. Yung dalawa, yung dalawang una. Ayoko nun eh. I mean, yung sa may Shopify secret, ay si Liquid. Okay lang yun. Boss boy, bubag gumapit sa'yo. Maganda to. Ngayon lang, di ako nakapag ano. Di na naayos. Naayos, no? Nagmamadali eh. Mamaya pa dapat ako eh. Oo nga, last series ka pa. Ha? Last series ka. Sa kabila? Mm-mm. Siyempre, matalino ako eh. Diba? Dito ka na. Oh, may ano tayo dito. Interview. This first pick sniper come out, and I'm like, who the hell do you think you are right now? You think you can get away with this first phase sniper? Do you think that you defended it enough? I think so. I think sniper is also very hard to beat in lane. So they don't even try, which is also like what most people do, because you cannot. So we'll see how it goes. We're just trying some things. See how it plays out. Yeah, because I'm seeing some other experimentation. Your first phase bans, finally someone is respecting Crit Hoodwink, because usually I'm just seeing ATF be banned out all the time. This time you let the DK go through. You had to know that they were going to first phase pick it, and instead you opted to ban the Hoodwink. Yeah, fucking Trace. Good, it's personal. That's what I want to see. It's very personal. Perfect. Well, let's see if that personality works out in game number one once we send it to our casters. Thank you. Thank you, Tsunami. Tsunami, my friend. Ano yun ang sabi dito? Cruel summer. Yun, no? Why I'm smiling? Sugar happy? Looks like. O nga, no? Parang questionable din kasi, no? Na parang... Pero speak. Binigay mo yung DK, lagi nga nakaban yan. Hindi na DK Camo, lo, eh. DK Razor kasi. DK Razor binigay mo sa Falcons, eh. Pero dahil knowing walang Malrini, baka. Ang iba nga yung strategy nila daw ngayon, eh. Diba? Inubos nila yung halo zero ni Crit sa... first space.
So napunta si Crit dito sa Earth Spirit. Meron pa rin eh. Kita mo naman yung Earth Spirit niyan. Grandmaster Tyrian. Ganyan din ako eh, mag-Earth Spirit. Kasi may binabatuwa ka eh. Kwentuhan lang naman eh. May binabatuwa diba? Eh. Tinanong ko ano daw yung song ni Taylor Swift. Yes nga po, yun po yung ano. Mga pinatugutugtog nila. Pero ito na, tumunog na ang horn. Para umpisa ng bakbakan, suntuhan na kagad yung Skeeter. Delikado rito. Guys, mukhang mamamatay. Yukeri ng Falcons. Skeeter goes down and Quinn getting the first blood. And G... Hindi pa. Kung madadami pa sa enchanter sa update, may heal. May heal naman. And that first blood, syempre brought us by 1xbet. Up to 12k na nga po yung ating welcome bonus, guys. Pag nag-register kayo sa my 1xbet using our promo code, Kuya Nick. Pero snaking, parang patay nga yata ito, ah. Yun lang. Ha, okay, nabuhay. Titipin na lang din sa may taas itong si Ace ngayon. Pero napagandang start for the side ng Gaming Gladiator. Ano to? Isang raid ba nagagad dyan, di ba? Oh, Matic, isang raid ba? Oh, isang raid ba nagagad dyan? Oh. Si 9, pakakabalik mula sa Dota, oy! Sabi rito, from mid lane kasi pinag-postpore. Nagkasakit si Saksa. Napa-retire tuloy si Idol eh. Napapahinga eh. Napapahinga talaga eh. Walang team na kumukuha, oh. Hindi niya kasi alam kung ano ba ang ano niya eh. Yung role pa rin niya, no? Magiging role niya eh. Hindi, tsaka matindi kasi. Hindi talaga kasi nagpapab talaga. Yun nga. Pahinga talaga yung ginawa niya, literal pahingi. Ayun na matindi dyan, kung nagpapaba siya ng mid-ba siya talaga o wala talagang Dota at all, di ba? Ang hirap-hirap naman nun. Pero syempre, knowing 9, eh, nandun pa rin naman yung laro mo. Tama. Ang hindi lang manager, syempre iba pa rin pagbatak ka. Batak ka, oo. Hindi mababayaran eh. Parang sa basketball lang, kailangan warm up muna eh. Ito, na-try nila patay si Snaking. Meron ba kalampag to? Parang wala, no? Third skill yata ilalagyan niya. Meron. Mamamatay ba? Hindi, may heal. Dahil nung level ko ng heal kasi ni Enchantress. Baba true. Kasi ng ano eh. Ang buhay ni Enchantress, so 600 lang. Kaya parang heal, medyo makapal yung dagdag eh. Mm-hmm. And ito na nga, meron ng rage band dito. Ito si Quinn. Parang dalawa na yata yan. Papunta na doon sa may courier. Habang yung Weaver naman sa may bottom lane, maganda naman yung kanyang start. And ang maganda rito, makikita tayo nga ng Razor nito si Amar. Yan ang delikado mamaya, Razor ni Amar eh. Eh oh, secret. Babanatan ba nila to? Pero kailangan niya mag-ingat. Alam niya na pwede rin siyang ma-turn around pa yon, no? Kung ikaw eh Weaver, mababa pa yung level ng Sukuchi mo, mabilis pa yan. Lalo pag level 1, yun yung medyo crucial pag Weaver talaga yung hero mo. Yung level 1 Sukuchi, na tagal kasi lang cooldown, parang time book lang. Oh, may nag-request daw dito, paliparin na raw. Paliparin na raw si Falcons. Paliparin mo na nga, Direk. Falcons nga pala to. Paliparin mo na. Paliparin mo na. Ayun yeah, na. Ayun na, lumipad na. The Falcons. Lumipad ang pera nyo sa Falcons. Yan ang mangyayari sa inyo. Gara. Laki ng tiyanoy. Nagsalita ang hindi ah. Pare-pares lang naman. Pero by post tayo rito, guys. Okay. Wait lang daw, sabi ni Amar. Yung mouse niya eh. Dante Bulagta. Grabe naman yun. Dante Bulagta. Mm-hmm. G, naiyamot si Amar. Yung ano kasi, hindi siya naka-wireless eh. Yung ano niya eh, yung mouse niya eh. Tingin mo rito, sa pag-late game, sino lamang? Parang lamang ata yung Falcons pagdating late game, no? Falcons nga yata. Ang hirap sabihin, no? Laka item is Bendikay Razor. Kahit sabihin mong sniper ka, may way tong Falcons para makalapit. Ang dami nila palusob eh, apat silang palusob dyan. Alos yung, pati nga yung Enchantress, hindi naman ito nasa likod lang eh. Aharap din ito eh. Oo, oh, na-damage din yan mamaya eh. Eh, ito namang Gaming Gladiator, puro nasa likod lang naman ito, di ba? Weaver Sniper. Weaver Sniper, yung dalawang core nila. Ito kailangan mabugbog na nila to si Snaking ngayon pa lang. Ayan, mag-putrip na nila yan. Yumaman ng bahagya. Itong si Ace. Patayin lang tayo sa over-under natin. Eh, over yan. Over yan. Ayan na, oh. Si 9 pinagbabaril dito. Welcome again sa Dota 2. Siguro nag-ML to, no, si 9. Nag-ML. Yung mga nakakaraan or Valorant na yung laro niyan. O, baka FPS yung laro. FPS, no? Hindi naglalaro ng Dota, eh. Kahit sa pub, hindi mo siya makikita dahil nandun yung pangalan niya. Pero okay lang, pero ano, medyo nandun pa rin naman yung laruan niya. Iwan nga lang konti. Mm-hmm. Oh, pero pwede siyang mamatay yata dito ha. Yan na yung sharp nail. Ako po, mamamatay nga yata si Nine. Patay! Pang! Pinagbabaril sa muka.
Akala mo dati siguro, ano, hindi nakakapatay ang sniper mid, no? Ayun, nabigyan. Itong si 9, DK burst sniper yun, ha? Parang hindi DK nangyari dun, ha? Ang ganda rin ang item kasi talaga. Aga ng double rate dun, eh. Mm-hmm. Sipa. Sumipa. Okay, niligtas si Amar. Pero hahabulin yata ni Drygian, guys. And Amar DF, malakas ka pala, boss! Mag-Razor! Malakas nga, nakaligtas, eh. Buhay-buhay, ang kapal nung ano, eh. Charge ng stick dito, eh. Mm-hmm. Ito po, wala. Okay lang. Sila yung mahilig mag-post for ano? Mga post. CM. Hindi lang kapon, post for nga na ano, eh. Yung mga hindi malalakas na ano. Post 5 dapat, yung mga pang-post 5. Mga pang-post pag ginagawa ng pang-post for. Hindi, ganyan mga hero talaga ni Topo, guys. Naku, mamatay yata siya dito, ha? May stun si Skitter, meron ba? May stun, pero na-slow ni Ace. Oo, ang ganda ng pagkaka-slow ni Ace doon. Sulit pa yung kanyang second skill, dalawa tinamaan, no? Ayun, no? Naliliyaban yung dalawa. So, pero ganun pa man, ganda pa rin yung farm dito ng Isben, ha? Isben, eh. Clip, eh. Mamaya, magiging iwan niya na yan. Mm-hmm. Ang ganda pa yung address, kahit may iwan siya doon sa top lane, okay lang. All goods lang siya, eh. Or secret, pwede lang may secret doon, eh. Kasi hindi kasi pwede iwan si Razor dito, lo, eh. Pag iniwan mo tong Razor sa baba, kakainin nata ng Weaver Clockwork to. Iba yung naging galawan ni Crit ngayon dito? Kasi kadalasan kung si Marlene yung kasama sa mid. Andun madalas siya lagi. Naka-protecto na yun, no? Eh ngayon kasi parang laging stunning. Baka alay na siya. Oh. Alay ka na dyan, Nine! Oo, oh, bala ka na! Oo, oh, ito dito siya kayo mag-rotate ngayon sa may taas. Ayan na nga. Pagulong na rito ito si Crit and mamamatay ito si Topo. Good rotation. For Earth Spirit, ito si Crit. Ang tanong, kaya ba nilang idamay itong si Ace? Sa pagkakamatay dito, binabody block siya rito nito si Snaking. Pero nakakawala na bahagya. Ayun na, body block nga ng todo. Pero kulang yata talaga sa damage. Gugulong again. Pwede pa yata. Ace, delikado nga rito at mapapatay nila yun. Kita mo naman. With the rotation nito si Crit, nagawa nilang patayin yung dalawa sa may top lane. Sulit din yung pag-abablock doon. Dahil doon na delay, pero yun nga lang. Ito tayo nila patayin ito si Amar na mag-solo dito sa may bottom lane dahil nga wala dito sa ito si Crit. And papatayin nga nila rito yung Razor. Hindi naman yung weakness dito ng bottom lane. Lalo Razor, wala ka naman panakas, eh. Mm-hmm. Laging nalabangan na lang pag na ano, pag naiiwan ka, eh. Ganoon yata talaga maganda pag talaga parotate na parotate yung mga post-por ng kalaban mo. Kailangan i-punish mo yung offlane nila, no? Oo, kaya yan, three-part. Eto, staking, delikado rito. Mamamatay ba? Pero nandyan din yung sniper. Papasok sana yung Earth Spirit. Pero biglang, uy, kukuha siya ng ano, ha? Uy. Wisdom rune. Uy. 5, 9. Oh. Ay, nabait siya. Nice blow, pero nakuha pa rin. And mukhang iaalay ni Crit yung kanyang buhay rito, mga sir. Nice try. Nice try. Hindi nice na masama. Diba? Kung nakuha naman yun, namatay siya, oh. Okay lang. Oo. Katalongin ba ba? Kung nakuha niya. Dalawa yata nakuha nila rito. Si Celery yun nandoon. And ito yung Cags, kailangan niya na mag-out. Kakatipin lang ng DK dito, hindi nakatulong niya. Hindi siya nakatulong dito kay Amar at mamamatay ito si Amar. Si Santi malala, ito si Nine. Pero Celery, patay rin naman. Pangito so pag-tipin. Yun, pwede na. Pangito pagkatipin ni Nine, sobrang layo, no? Andun ba na yun? No choice yata, eh. Ganda ng Cags niya, no? Hindi naman sa pangit yung tipin niya, eh. Maganda na yung Cags siguro. Pwede rin. Kaso dalawang tira mo lang, nag-dragon form ka? No? Pwede mo nang pwede mong dare-dare yung Jamie. Pero hindi magandang trade yun, syempre. Kahit sabihin mo namatay yung Clockwork. Dalawang beses namatay na si Amar. Wala. Lakad nga siya, eh, no? Papunta na siya sa may baba. Naglalakad, guys. And knowing Amar, madalas yung Razor niyan is lamang sa may lane, saka nandudurog. Oh, dito, hindi. Hindi niya nagagawa yun. Maganda rin kasi talaga yung naging sagot nila rito, no? Weaver. Pero ito, si Skitter, inaabangan. Dito po, guys. Nakakaramdam si Topo na dito, manggakaling. Oh, ayan na, nakita na nga nila dito yung Sven. Papunta na ngayon yung Clockwork, pati na rin itong Brewmaster. Ace, makakaabot ba sila? Mukhang aabuti naman, isang normal, parang lumiyab. Ayun, nakaliyab pa nga. And ultimate ginamit na dito ng Brewmaster. Andiyan na rin Celery and kill secured dito ngayon kay Skitter. Maganda yung start ng Gaming Gladiator dito. Tatangan yung rin kasi talaga, eh, no? Hindi kayo nagpapaniwala sa tama, no? Habol pa sa bet, di ba? Game 1? Siyempre naman! Nahabol ba yun, Direk? Yan, nahabol. Kala ko, hindi nahabol, eh. Easy lang. Oh, hindi, ito yung maganda, sure over. Kasi Lugi Falcons, eh. Ayun ba? Ganun ba? Oh, hindi sumusuko yan, eh. Ayun naman pala, eh. Hindi sumusuko yan. Pero masyado pa maga para... Falcons ka dito, eh, no? Oh, Falcons. Ayun, Falcons ka pala rito, eh. Falcons all the way, eh.
Pasok ang mga Falcons. Secret ka din, di ba? Secret ka rin. Secret ka rin. Hi! Sigad ka pa, Mor. No? One TikTok ka bukas. Mm. Oh. Ito, ban natin to. Ban natin to. Si Tropa. Si Isyo. Masyadong manasin. Kahapon, naban na yan. Naban na yan. Per-stream. Per-stream na baban yan. Ah, per-stream? Oo, per-stream tayo nagbaban. Eh, wala. Maingay daw ako eh. Alam ka namang magtahimik ako rito. Okay, tahimik ka tayo. 10 minuto. Tahimik muna tayo, Diyos. Kulit ba? Ganda niyan! Kita mo? Maganda ba? Oh, nabuhay tuloy si Skeeter. Nabuhay pa. Grabe si Crit doon. Sinipa pero bottom. Ay, pero may pressure na dito guys. Nandito ito si 9. Tumipin na si Celery. Wala tong hookshot. Talagang gusto lang nilang basakin yung tier 1 tower sa may baba. Oh. Nako, nice na naman dito si Drycho. Pero meron naman siyang time lapse dyan. Makakapag out. Meanwhile, on the middle lane, binabaril-baril si Enchantress. Nung sniper, pero nauna pa nga nakabasag ngayon. Ayun ako, umalas naman ni Yaman. Natulak siya dalawang beses. Ano, may dahil lang ba sa... Ano yun? Sa item ni Clacol? Parang ang laki nung kag eh. Sakto lang alang yun. Ang maganda rito si Sven, Baug 3-2. Ay, siyempre naman. Baug 3-2, nasa kaga ng item ni Ace dito. Tapos, beses. Ganito pa sila ka-greedy yung lineup nila. Ano, saan magpa-farm to mga to? Sacrifice yan, oh. Tingin ko si 9 kailangan mag-sacrifice. Dagger siya, tapos siya yung sumama. Tapos EMR mag-farm, tapos spin. Nakahookshot dito yung spin, guys! I mean, dito si 9! DK na mapel, mga sir! With the vessel! Kayang-kaya talaga pumatay. Nang gaming gladiator dito, parang mabilis yata ito, ah! Sinasabi ko sa'yo, mag-under talaga ako, eh! Under 40 ako dito, eh! Sobri yan, time mo lang! Ganun ba? Oo. Oh. Under 40 talaga ako rito eh. Gober, hindi siya sukutun yan eh, Palikon. Ganon? Pero pag umabot na sa point siguro ng mga 20 plus, tas 3 pa rin score ng Palikon. Ay, yun! I-lista mo na yun. I-lista mo na yun? I-lista mo ng under yun. 3 pa rin yan, di ba nang gumagalaw, ganon? 3 pa rin gumagalaw. Naku, 11 minutes na. Pero wala pang masok madis yung Sven, guys. And parang mahuhuli na naman yata siya rito. Basang-basa yung farming pattern dito nito si Skeeter. Parang dinownload yung replay. Sabay hinanap, oh. Naku po, huling-huli yung Sven, guys. Oh, palipan rin na. Palipan rin si Falcons. Si Falcons kasi lumilipat, eh. Snaking. Pwede siya mamatay rito, ha? Ay, Daracho. Oh, makapag-out. Makapag-out naman siya. Eh, magugulungan. Ayun, nataka-double damage siya to si 9. Parang kaya niyata niyang patayin. Pero di, makapag-time lapse siya. 1, 2, 3, time lapse! Uy, dumating yung ano? Si MRDF! Kundi dumating yung Razor. Buhay, no? Buhay sana siya. And first 10 kiss nga natin. Nakuha na. Oo. Ang GG, guys. Okay, Drycho is back. Ang pambawi, no? Ang pambawi. Hindi ko rin alam. Hindi ko guys, pati siya nagsukuchi. Ah, gusto niya yung rune. Kaso nga lang, ano si... Uy, yun na lang nahuli rito. Ito si Queen and then ultimate by crit. Sabi ko kasi sa inyo, Falcons talaga to. Bakit ba kasi kayo nag-ano, gaming gladiator? Ayan na, oh, nagsama-sama dito. Malakas talaga yung Falcons, eh. And, oh my God, the damage is too much. And then, ito si Tofu. Next target, Crystal Maiden. Bumite na lang siya ng isa. Pero mamamatay yata siya with the magnetize. Dire-direcho yung damage doon. Nitong si Crit. At namatay si Crit doon. At nabuhay na pala kasi si Drycho. Ito na yung cleanup crew. Sabi ko nga sa inyo, gaming talaga to. Ba't ba kayong Falcons na Falcons? Dami na to. Tapos, ayan na! Napunta pa, ano yungyari? Ah, hindi na buo yung nal niya. Napunta yung battle. Ibig sa dagger. Pampalas na ba ni Nay? Oh, pero mahuli pa yata kayo rito. Etong si MRDF. Dadiving yan, boss. Dadiving yan. Merong vessel. Tumitipi out. Kumalantog. Pang! And dominating para dito kay Ace. Easy predict by Alo. Mwah! Ambitious TV. Parang OA na ata, no? Na yung pag-dive nila. Okay na yun, napatay na yung sniper, eh. Dapat ata, hindi na na-denive. Nabuhay yung weaver. Ito sila na mess up, eh. Sumobra pa sila, eh, no? Crystal Maiden na lang yung dinadive nila, no? Pero ito si Staking. Dire-direcho talaga. Yung aggression dito ng gaming gladiator. Another kill para sa kanila. 15 kills in under 14 minutes pa lang ng game natin. Parang lumalabot. 1 kill per minute. Hindi nga, eh. Grabe yung GG, sobrang active. Ito kasi dito mo matatali yung Falcons, yung
Labanan mo, no? Pangil sa pangil, no? Labanan mo early, tapos oh. Hindi pwedeng inaya mo sila lang yung gumagalaw. Dapat talaga, one step ahead kayo pagkalaban mo itong palo. Dadamihan mo talaga eh. Eh, naman ginawa nila. Pagkabuhay ng Weaver, doon kagad nag-tipi sa may gera, di ba? 2023 Gaming Gladiators to, ha? Oh, ito, madadali na naman si Crit, guys. Lista mo na yan. Pumulong pa siya, pero mega kill na para dito kay Ace. Regions na kaya siya? Ano pa? Hindi, basel, nag-basel siya. Pa Regions pa lang. Pa Regions pa lang, pero napakayaman ni Ace, ha? Sobrang yaman. Is back ang Gaming Gladiator. So, ang maganda kasi dyan, yung pagka-decision making niya ng first item basel, sobrang worth it, eh. Sven, DK, Razor, sabay Enchantress. Wala sila may tuloy. Pasok sa consover ni Alo. Si Jules ang nag-over, boss. Ako, nag-Gaming Gladiator ako. Under talaga ako rito. Under 39. Under 40. Under 40. Yung tatayaan ko talaga dyan. Guys, wala lang yung kill lang yan. Over to. Over to? Over yan. Ayan, naniniwala naman ako si Jan. Sige. Over yan. Basta gaming to. Oh, ayan naman si Amar. TTP out. Ebinarel. Boom! Puego! Amar DF. Hindi na po siya makakaligtas, mga kaibigan. At talaga naman po, yung pressure, ramdam na ramdam, kahit siyang pumunta, hinahabol itong si Amar. Ito, si Clockwork, ang pwede nilang maging trade dito. Pinakamalapit, no? Pero parang nagsisetup na yan, eh. Ayun na nga, si may setup na yan, tumitipi na sa may likuran. Ace, mababanatan. Tanong, mababurst down nila yata with a silence, pero hindi! Nakapag-split pa, Pro Links! Ay, ay, ay! Patay data rito, itong Falcons! Lumilipat lang yung dragon, nakapag-blink out naman siya dyan, pero yung iba niyang kakampi. Yun yung mababanatan and crit goes down as well. Three heroes down sa side ng Falcons. Grabe kasi, ba't marang kunat naman sobra? Double Bracer, Basel lang. Basel kasi eh. Kapalang buhay sobra nung ano eh. Yun, doon may nararamdaman na kulang sa level itong side ng Falcons. Kahit isang level pa doon sa may silence ni crit or anything na the damage ng bahagya pa, kaya nila patayin sana si Ace. Ang malala pa doon, ganda ng ginawa ni ata ni Ace, yung third skill niya, ginawa niyang parang evasion. Oo. So hindi tumatama. Tumatama yung mga normal lang ano eh. Kahit yung DK eh, yung poison di pumapasok eh. And ito, tinan natin ang MRDF, na-espata nila dyan, pero si Nine, siya ang nakapag-farm dito sa may Asians. Hindi siya naramdaman doon. Wala masyadong mana, ito si Drycho. Glipner siya, yaman din ang Weaver dito. Dragon lang, tas going for Glipner. Wala kasi yung ganyan. Yan yung item na talaga ngayon ang Weaver eh. Pagka-Glipner. Ay, may L, sabay Dragon lang si. Ang habol mo kasi sa Dragon lang yung attack range. Kasi may double attack ka kasi. Wala malayo eh. And also, syempre yung ano yan. Kahit yung bigay na stats talaga yung solido naman talaga sa mga, ano eh, AG eh. Yung stats. Totoo. Pero ito, sneaking, wala lang, gugulo na lang siya rito, binabawasan na lang niya yung farm neutral dito sa may bottom side. Hindi siya makita, ha? Sansa na lang talaga sila naghahanap ng farm, no? Ganyan talaga ginagawa nila, eh, pag wala sila masyado mga farman. Oh, yun yung place na lang Falcons, eh. Hiwahiwalay na, no? Ito na yun, hiwahiwalay na tayo. Hiwahiwalay muna, mamaya na tayo pag yung timing, BKB siguro ni Skeeter tsaka niya, no? Yamar, yun yung timing nila para makalaban sila eh. Without BKB, di nila kaya talaga yung GG ngayon. Freezing field vessel, sobrang annoying. Dagger pa pala, kailangan nila matabihan yung sniper pala. Kanina pa free shot yun eh. Regions, evasion. Paano tatama? Tapos Mjolnir na to si Queen. Ito tapang ni Queen ha? Siguro ano ba to? May ispatan. Okay, mababanatang kaso, wala siyang follow-up doon. Pumok! May mahuli sila ngayon si MRT, pero the silence coming from crit. Kailangan nila mag-out dahil papunta na yung the rest of Gaming Gladiator dito sa Weaver. Kinakat sila sa may likuran. And si Ace naman dito pa, Regions na nga. Tignan mo, sino magkasama sa lane, no? Razor is Ben. Okay. Hindi na nilalaman sa sila kung kukuha ng farm dito. Wala na talaga sila ma-farm, pero parang bibigyan nila si Drycho. Ito na ba yung choke ni Drycho? Oop, time lapse. Eh, mapag-out. Napaka ba lang ni Daracho. Radiance na nga. Yaman yung bro. Ngayon pag ganyan mayaman yung bro, alam mo mag-scale yan. Totoo. POT Octor yun. Pero si Amar, mababanatan dito mga bes. Uy, wala na siya pupuntahan. And dominating para dito kay Drycho.
Doon naman sa baba magka-farm ngayon yung ano, game yung Falcons. Dito naman sa baba. Oh, dito naman sa baba magka-farm. Dapat atang ginagawa nila tatlo dalawa eh ng Falcons. Kumari kung sa baba dat tatlo para in case patay tas out, no? Kaso wala, maingat. Ang galing din ng GG. Read din nila yung Falcons na Matic na sa other map. Pero ganun ang gagawin dito talaga ngayon ng Falcons. Ang tanong na lang, ano magiging solution ng e-gaming dyan? Kasi, ang bagal din naman ng mga hero nila mag-catch up eh. Weaver lang halos yung may mobility rito eh. Yung sniper, ang hirap namang huli niyan. Eto, pwede si Celery. Kaso yan, pagkahuli mo, kailangan may follow-up. Ayun na yung Glipnir. Ang laging follow-up nila. Para dumating na rin si Topo, freezing pill gagamitin, mapapatay nila si Nine. Pero kita mo na naman kung saan nakapunta yung the rest of Falcons. Sa ibang lane na naman. Ibang lane. Iwas, iwas. Siguro, kuy nila, kailangan makapag-BO din si Bro. Yun lang, no? Si Bro? At least, hawak nila dalawang lane. Huwag mo na intindi ko nasan yung Falcons. Dalawang lane hawak nila. Pero si Amar. May ispatan dito. Hold up pa. And then ulti, ginamit ko agad sa kanyo. Binagbabarila naman. Bang. Delisyoso. Oy, pero nandyan, ha? Papalagba sila? Pagkawala siguro nung split, no? Si Topo, hinaharap lang niya yung problema. Kasi pa wala yung split, mawala yung split. Uunahan nila kagad din si Queen. Tingnan natin, Queen Delegado, na silence. Pero pinostop sa high ground, sabay ng babarel. Bang! Para probinsyano lang, pero yun, binugahan nga lang siya. At namatay, pero si Skeeter Delegado rin. Nare-regence, lumaban. Si Ace nakakuha ng kill, pero namatay rin naman ito si Ace. Okay lang, basta magkakaroon ng mga trade na ganon. For Falcons, kukunin na nila yon kasi may mga strictong gaming. Dalawang core yun. Dalawang core, big kill yun for Falcons. Pero may isa pa yung luha, grabe yung force up yung Topo yun. Pre-hit sa may taas eh. Oo. Buti ng amo nandun si Grit. Nakabaril-baril pa kahit pa paano eh, no? And ito, 21 minutes. Wisdom rune, nakuha pa ni Dry Chorito. Yung para sana sa may Falcons. Kailangan makaka-catch up. Yung Razor yung pinaka ano nito parang ano kailangan item? BKB? BKB na siya eh. Yung siguro Manta. Manta? Manta, ano ba? Dagger siguro. Kailangan din niya na dagger eh. Siya yung sagot mamaya kay Sniper eh. Pag BKB static link niya yun, kawawa sa kanya. Tapos shard, diba? Tapos bahala na sila sa may Weaver. Oo, bahala na si Sven dun. Kaya naman niya yun. Pwede niya ma-ano yun eh. Ma-one-time big time mamaya ng dagger stun sa may follow-up ni Crit eh. Pero ito na kinukuha na lang nila yung Tormentor dito for the Shard. Kanina mapupunta to. Si Crit ang nakakuha. Pero ito yung instant replay natin. Maganda na nga. Inaunahan nila yung sniper dito. Yo. Pero the four stop dun sa may high grounds. Pero Queen, hindi na talaga mag-aback yun. Mamatay na rin siya Bay Bessel eh. So talaga nilaban niya nila kanya sarili. And nadamay pa nga niya. Itong si Crit and also si Skeeter. No? That instant replay presented by Predator. Dito mama, yung shot dito ni Clavos. Patayin si Crit. Pero ubos. Pwede na ubusin ng GG mga outer tower dito. Yung Roshan lang siguro. Kung plano nila mag-Roshan. Tingin ko pwede na mag-Roshan yung GG rito. Hawak na nila yung map eh. Uy, na-spotted nila si Spin ha. Pero wala. Ano man mangyayari kaya na rito. Pero Queen, pwede sila mag-Queen Gate na nga at kunin yung Roshan sa may bottom lane. Pre-rush na to eh. Roshan na nga yata to. Hindi naman kukontest. Kahit ano mangyayari dito yung Falcons, mamaya pa yan eh. Hinihintay pa timing yung ano rito eh. Ito, wala pang BKB si Skeeter. Drums. Ito, upgraded boots of Derry. Going for BKB naman si Crit. Over tayo, di ba? Over. Yan, maganda. Over nga yan. Inook. Huhulihin ito si Crit. Pero naku po, mag-alay yata ni Celery yung kanyang buhay. Na gamer. Igot, pero po more stop. Ako, hinahabol pa din, namatay, pero si Crit nawala na parang bula. Mahuli din na dito yung Sniper Queen Delegado. Mga sir, and staking, sinaman niya na lang sa hukay. Medyo makunat-kunat pa nga kahit papaano. Wala dito si Dragio, nasaan pa kasi yung carry nyo? Yung carry, nagpa-farm kasi sa main neutral. Okay lang daw, 4v5. Naku po. Mawamatay si Ace. Yun, bumalik. Mahuli niya si Amar. Okay, siya. Ngayon pala dadating yun. Oy! Police! Force up Glipnir! Force up! Si! Force up! Grabe ka naman! Binubuhat Ace? Binubuhat Ace yung... Binubuhat na lang talaga ni Ace! Nasa... Yung carry kasi! Nasaan ba kasi yun? 23 minutes na, puro neutral... Puro crisp pa rin ang yahabol eh!
Wala rin nata TV, kaya hindi makabakap si Drago. Nakasukuchi naman to. Kung gali ka sa taas, kung oh, umpisa sa... pa lang ng laban, nagsukuchi-sukuchi ka na. Oh. Makakarating ka doon. Oo, oh, abot siya sana. Pero ang ganda ng pili ng ano, ha, ng Falcon sa mga gera, ha. Lagi yung mga ganun, oh, mga paborak. Lugi na sila, guys. Isipin nyo, lugi na sila, pero nakagawa silang paraan. But more, kung match lang tong ba, yung laban na to. Tutusin, sobrang lead na talaga ng ano rito, eh, ng GG. Oo naman. 30-12 sa B12K Network. Pero yung mga decision making nila sa Clash, sobrang solid. Sino? Oh, ito, mahuhuli yata nila to. Sino to? Secret. Secret yata yun nandun, no? Secret. Ayun na nga, oy, pero nakagulong out. Mahuhuli pa din, Narut, Secret. Delikado, nandiyan na, ito si Celery, lumilipad-lipad pa. And Crit goes down. Another kill. Pati ito si Enchantress. Si Snake King, tumumba na rin. Trabaho naman nila yan. Falcons yung mga ganyan mo. Oo. Yung mga support, inaalay na nila yan. Okay, paliparin mo na yung Falcons. Paliparin mo na. Ano ba ang lipad dyan? Paliparin mo. Paliparin mo, ang pera ng mga Falcons. Ayun na, lumipad na nga po. Dante, Bulagta. Iyon o. Bang! Uy! Lumipad na ang pera ng Falcons. Asado pa kasi. Mababa ang lipad, guys. Sumayad sa antena. And Ages of the Immortal. Kanino to, Jules? Queen? Queen, syempre. Siya na yung binabanatan eh, no? Siya yung ina-FF eh. Si Draja naman, pero siya time-lapse. Time-lapse. Siya. Tama. Mahirap, medyo mahirap naman siyang patayin eh. Siyempre, pag lumipad po, punasan mo din, di ba? Oo, kailangan punasan. Oh, punasan mo na yan. Punasan mo, Bodge. Punasan mo. Lumipad eh. Binunasan na. Hop, pahuhuli si Amar. Napunti Amar? Oo, pinagwabaril lang. Pong. Sarap. Eh, ka lang sa lupa, makakapatay ka. Sniper God. Dante gulaman. Mga loko-loko. Pero ito. Aangat na ba? Ang gaming gladiator dito. Oh, just done. Tingnan natin, try job, makakapag-timelapse, makakapag-out. Pero inahabol yata siya rito, guys, the silence. Igal strength by Skitter, stun. Magkoconnect, wala na itong ano ha. Pero may protection, coming from Topo. Na solar crest niya yan. Eh, kaso wala pa rin talaga timelapse, makakapag-out pa din naman. Grabe yung crest. Enough na yun. Pasave siya nung ano, grabe yung force of crest niya nun, ito po. Oo, yun ngayon, delikado pa bigla. Itong Falcons, kailangan na nila mag-out dahil nandiyan na yung Brewmaster. Bang! Si Snaking na lang yung magiging ally and dominating para dito kay Ace. Aangat na yata yung gaming gladiator, walang mga skills. Ito sa side ng Falcons, nakat ba nila yung creep wave? Pwede yung karat niya yan, ni Nine. Si Nine na lang ang kailangan mag-cut niya dyan. Pero sa may gitna, tier 2 tower daw, pining nila. Tier 2 tower ala, sakay triangle ang gusto nila kunin. Okay naman nalang GG, basta mga over lang. Yung over natin, 39. Magkano ba yon? 5k, 5-5 na. 5-5 lang naman eh, di ba? 5-5. Oh, pero may binabalak na naman ito si Crit and 9. Tingnan natin, pero sa may gitna, ayun na nga si Drycho. Si Drycho talaga, oh, lagi nandyan eh. Ano, may stun na naman po siya rito. And then, the stun nung DK. Oh, nasa silent. Taka-taka tuloy. Nadali na naman po. Anong gagawa niya? Drycho talaga. Si Drycho kanina pa. Nasama ka nalang dito. Pupunta ka nalang sa may gitna. No, normal ka lang tower, oh. Para kang kakampi ko sa pub game eh. Kanina sa Clash wala siya. Ngayon naman nagpapapintas siya. Balancer eh. Alam mo yun? Yung alam mo yung magiging target talaga ng Falcons, no? Yung mga nagsosolo-solo. Demon ito, sobrang binubuhat na talaga yung GG rito. Tsaka si yan, sniper eh. Ayan ang maganda, di ba? Gusto mag-over. Tama naman. Gusto mag-over. Oh, di ba? 28 minutes na po, guys. 28 minutes na. 10 minutes na lang. Mabis na yan. Magro-Russian pa eh. Magro-Russian pa ulit yan. Isa pa yan. Mm-hmm. Yung Aegis, hindi mo nila ano yan eh. Hindi na gagamitin mo eh. Pag farm ang patong GD, gagamitin nila yan for 2 second tower. Sa Falcons. Pwede. May tower pa doon sa may gitna. Ay, baba. Mayroon pa. Pero si Gassi Queen sa mid. Binabaril-baril na ito tower eh. Pwede naman yung gawin yan eh. As long na... Ay, mayroon pa pala si shield run. Kaya pwede niyang gawin talaga yan. Oh, pero spotted ha. Meron, na-scan sila rito gaya na, gas na, anong gaya na, ang ano, ng dire. Alam lang. Alam ng Falcons na nakaabang lang yung GG. Parang naglalaglag yung ano natin. Pumitik na, nakita ko. Naku, si Diracho, nag-TP na naman sa baba. Ano yung Diracho? Ba't hindi na lang sa Ace yung...
Ooh, ayun na yung hook shot. Delegado si Snaking. Patay si Snaking dito. And angat na kagad. 29 minutes, guys. 45 gagamitin ng Gaming Gladiator. Dederecho pa din. Falcons, kaya ba nilang dumipensa? Nasa baba, ito si Amar. Nasa may Ancient yung Sven. Mukhang give up itong ano. Isang rocks na to. Uy, mahuhuli sa may baba naman yung Razor, ha? Ah, patay na yan si Amar. Si Amar, patay na yan. Bigay mo TP out. Yung paborito mong moves. Hindi na kinailangan pa. Binigay na yung top. Oo, binigay na yung top, guys. Binigay na yung top. Wala, alam nila eh. May Aegis pa eh. 1 minute lang naman din na yung Aegis eh. Okay na yung bigay mo yung top kaysa pag naubot kayo, mega pa yung magiging kapalit eh. Tsaka yung over natin. 10 minutes na lang. 10 minutes na lang. Yun ang kailangan nintayin talaga dyan. Manta style para dito sa may Razor. 40 seconds, guys. Mag-expire yung Aegis of the Immortal. Si Sven dito naman, pa-critical after ng kanyang BKB. 30 minutes na po ng bakbakan. Aangat pa rin yata Ace, hinaharap niya lang. Yaman, nakasod kira. Pero nagkakadamage yung ano ha, yung Snaking ha. Masakit na rin yung ano niyan, impetus niyan. Kailangan siya yata yung unang patayin dito eh. Okay, magbaback ng bahagya atong Gaming Gladiator. Split ulit, Falcon, split! Split lang muna! Roshan lang ulit, Roshan. First rocks, guys! Makakukuha rin po ng Gaming Gladiator lang naman. Okay na yung manalo yung GG pa sa mga ano, 39.1. Pwede ay, na yun. Pwede yan. Okay, tier 2 tower sa may baba naman, next target. Dedepensa ba yung Falcons? Naka-smoke sila, parang patipensa sila ngayon dito. Naku po. Di ba delikado to for Falcons? Delikado talaga yan. Pag naubos sila dyan, tapos to. Tapos to pag naubos? Pag naubos sila dyan, tapos to. Pero pag nakapatay sila dito, maganda yan. Layo lang inikutan nila oh. Sobra oh, dire-diretso sa dulo. Hindi nila pwede umangat. Nakita nila si East kasi. Eh pwedeng gawin kasi na East. Nasa ano lang, nasa uphill. Walang nagpapakita sa side ng Gaming Gladiator. And Falcons, yung kanilang smoke dito, papunta lang sa may neutral. Oh, okay, tigitigi sa tayo normal. Tigitigi sa tayo normal. Farm na lang. Kaso ito na, kinakatok na sila dito ni Drycho, guys. 31 minutes, kumakatok na sa may gitna. Yung top lane, nabasag na nga po. Huwag muna, easy lang muna, GG, ha? Muna, oy. Kalma, kalma nyo lang. Panalo na kayo dyan, pero Aegis na lang. Pero dumidiretso pa nga sila. Sabi ko sa iyo, under talaga to, eh. Iyon ko sa iyo, Jules. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Ito na eh. Dire-diretso na basag eh. Pagkigera ng isa. Sabay GG. Huwag natalo. Ayun na. Nag-dragon na si Nine. Tatalo na ba siya dyan? Wala. Oh. Chill lang. Farm na muna eh. Huwag muna kayo mag-push. Over 39 nyo lang. 7 minutes pa. 7 minutes. Diretso. Basag na naman. Ilubos na naman yung creeps dito. Pero at least may manta na ngayon yung DK. So yun na nag-clear ng creep wave. Parang nakita ko MKB. Pero ata yung MKB. Diba binuha ni Sniper? After ng Mjolnir. Ito Daedalus din si Drago. Daedalus yan. Rayco, sakit yan. Richard na rin yan. Buho na kay Daedalus dito. Ramdam mo talaga yan. Tatapusin na nila Jules. 7 minutes pa tatapusin na nila to. Aangat na sila ngayon dito sa may bottom lane. Ramdam mo yung gustong gawin dito ngayon. Ng Gaming Gladiator, Falcons, mapipilita sila lumaban, gas tank, ito na, uunahan nila dito ngayon, yung Weaver mamatay yata, Weaver goes down, wala siyang buyback mga sir, pati si Quinn, delegado rin dito, wala na siyang Aegis of the Immortal ha, pero namatay na rin naman ito si Crit, pinagpabaril sila rito na ito si Quinn, and ubos, ang Falcons, sabi ko kasi sa'yo Jules, under to, hindi pa, nag-buyback, buyback yung DK, DK na lang yan eh, oh, gusto niya talaga patayin yung sniper, kaya niya ba, hindi, masyado masakit and GG tinawag na. Kulit mo, Jules. Under kasi talaga to. Kinapos lang ng 6 minutes. Ubus. And Gaming Gladiator, guys. Go. Getting the game number 1. Ay, nako. Basic na basic lang sa Gaming Gladiator. Robin nga yung GG. Hindi, ganda na performance ng GG. Parang yung... era nila bumalik dito sa Falcons eh. Totoo, wala naman kasi si Marlin eh, diba? Mahirap pag wala si Marlin. Baka different stories kung nandito si Marlin, kung kompleto rin yung Falcons. Sayang naman, magkano yun? Pero panalo tayo sa ano ha? Game 1 ha? Game 1, magkano yung game 1 natin? 2K lang?
Oh, ilan pala yun? Talo pa din. Talo tayo mga 3K. Ay, 3-5. Talo tayo 3-5. Kasi 5-5 eh. 5-5 eh. Talo tayo 3-5. Grabe naman. Uy, grabe nga. Grabe nga ang performance dito ng Gaming Gladiator, guys. Falcons, nabigyan na. Ayaw maniwala. Kukulit nyo rin kasi. Nice. Grabe nga yung ano mo doon, GG mo doon, no? Mm-hmm. Isa na lang, panalo na yung ano mo. Under, gitaya mo. Game 1, game 2 ka, under yan. Pag nag-game 3, saka ka lang mag-over. Yun ang pamahiin dyan. Kukulit nyo rin kasi talaga eh. Oh. Magkano na lang yan? Di ba delikado? Under 40? Oo, oh, under 40 yan! Under 40! Okay, under 40. 7-3! 7-3? Wag, wag, wag! Wag! 2-3! 2-3 daw, 2-3 lang daw. Sige, 2-3-20. Oo, oh, para mo, bet ka pa doon sa iba. 30K yan ah, 15K na lang ngayon. Bata nga, ano pa ba mga nakataya sa atin dyan? Hindi, di pala bibigay panalo eh. Kulit nyo kasi. Game 1. Game 1, tsaka match winner. Game 1, nabigay na ba? Hindi pa nabibigay. No, paela. Ayun, no? Hindi pa nabibigay. Nabigay na, oh. Nabigay na. Times 2 lang. Oh, match winner, mamaya. Magkano sa match winner natin? 5K. Mm-hmm. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Talo kasi yung over si Jose. Ulit din kasi ni Jose ka talaga, eh. Handicap kills. Ano yan? Yung 5K na yung isa? Events 1. Ah, match winner yan. Yung match winner, 12K yung bigay. Yan yung match winner. Okay. 7K tama. 2.42. Taas eh. Oh, sige. Okay na, guys. Ayan, nakabit na tayo dito. Kung kayo, gusto nyo sumuporta rin sa inyong paboriting team, eh, mag-register na kayo sa 1xbet using our promo code, Kuya Nick. Malalaking letters po lahat. Kung may mga katanungan kayo, mag-PM lang kayo sa Kuya Nick page. Pagbabalik natin, bakbakan, game number 2 nitong Gaming Gladiator and Falcons. Will be right back, mga sir. Use your skills in the gaming. 1xBet. Screens are everywhere. You can be anything you want to be with them. Screens don't replace reality, and they give you the opportunity to live two lives at once. Your own and your heroes. See how they become champions and win with them. Winners of the International. OG. Team Spirit. 1xBet. If you are with us, you win.
Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates, so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity, even while revving up to 360Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma levels. One of the newest tools that the X25 offers is NVIDIA's Reflex Latency Analyzer, which lets you measure exactly how long it takes for mouse clicks to register on screen. By accurately measuring the amount of latency between the mouse, PC, and the display itself, you can refine, reduce, and clear out the competition. The X25 also includes several eye care focused technologies that reduce eye strain, such as color sense and light sense, which adjust contrast and brightness based on how much ambient light the display detects in the room. You can also tailor settings to your own preferences, should you so choose. So whether you want one of the fastest displays around or to dive into esports, the X25 can get you there. Refresh ka muna.